At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga yung karugtong ni chapter 402A natin kanina. So ito 402B na tayo. Pero bago tayo magsimula, ay kung di ka pa nakasubscribe sa channel natin, ay huwag mo kalimutan magsubscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At kanina nga ay dito tayo natapos sa training na ginagawa nito ni Cherid Niche. At then ay pagkatapos nito ay talo na dito yan sa side nila Meredith sa akin ni Kacho. At eto, pinagmamasdan nila itong litrato dyan ni Fujetsu kasi may nakita eto si Kacho dyan sa likuran ni Fujetsu at eto nga parang bug bite daw. So dati raw wala yan, ngayon lang nag-appear. So dito, sabi ngayon ni Melody, alam niya yung mark na yan, isang nen mark yan, sabi niyang ganyan. So dito, sabi nga ni Kacho, ano yung mark na yon? So ito, paliwanag ni Melody, may ilan kasi o may ibang user na may condition para ma-activate yung kanilang ability. So ang pwedeng nangyari niyan, si Fujetsu nakatapak siya ng trap at dahil doon na-trigger o na-activate niya yon yung ability nung nen user na yon. So kung matatandaan nga ron ito ni Kacho, di ba nga sabi nito ni Melody ay kakatuwa ay o kakaiba yung kinikilos bigla ni Fujetsu. At eto nga, biglang naalala ngayon ni Kacho yung sinabi sa kanya ni Fujetsu na parang magic draw kasi dati once a day niya lang nagagamit yung kanyang ability, ngayon pwede niya nang gamitin hanggat sa gusto niya. At eto nga, parang addict dito yung itsura dito ni Fujetsu. So ngayon sabi nga ni Kacho, so ibig sabihin nililin lang nung kalaban itong si Fujetsu pagdating doon sa paggamit niya ng kanyang nen ability. So kaya dito sabi ngayon ni Melody, kailangan nilang ma-convince si Fujetsu na gamitin ulit yung kanyang ability para nga ma-test nila, ma-try nila. At sigurado itong si Melody na may dalawang pinto nga raw yung lalabas na once na ginamit na ni Fujetsu yung kanyang ability. So yung isang pinto, sigurado siya ay trap daw yun ng kalaban. So kaya naman itong si Kacho, sabi niya nga dyan na imposibleng ma-convince ang si Fujetsu kasi kapag nalaman niya na ina-atake nga sila nung kalaban dyan, sigurado magkukwit siya kagad. Pero yun nga, sabi nga dito ni Melody, eh mas mabuti yun. Pero yun nga lang, sa itsura nga nito ni Fujetsu, para siyang mukhang adik eh, sabi niyang ganyan. So kaya nga dito nagalit itong si Kacho, sabi niya nga dyan. So ang ibig sabihin daw ba nito ni Melody, ginamit na ng drugs ng kalaban ay ang si Fujetsu? So grabe naman daw yun, ang lala. Pero to nga, sabi nga ni Melody, pero yun lang yung sa nakikita niyang rason kung bakit biglang nagbago yung kilos nga ni Fujetsu. So eto, tuloy pa ngayon ni Melody, nasa ganitong rate ay hindi magtatagal yung katawan sa soul ni Fujetsu, hindi yan kakayanin. At seemingly itong atake na to, parang walang pinipili, basta kung sino lang yung mahuli sa trap ay ayun, yun yung aatakihin. So dito sabi nga ni Kacho, ano yung dapat nilang gawin? So sabi ngayon ni Melody dyan, syempre dapat nga nilang matuntun, ay sorry guys, nabubulol ako, dapat nilang matuntun kung sino yung nen user at matalo yun. Pero yun nga lang, wala silang lead, din nila alam kung sino yung nag-aatake na yan. So dito, sabi ngayon ni Kacho, meron siyang idea kung sino. At eto nga yan, yung pampitong prinsipe, si Prince Luzurus. So dito, sabi ngayon nga ni Kacho dyan na eto si Prince Luzurus, malamang ginagamit niya yung mafia para nga makagamit siya ng drugs dyan. At since na gumagamit nga ng drugs etong si Prince Luzurus, malamang yung kanyang name beast addict din. Joke lang, malamang nga raw nito yung kanyang name beast may ability rin para nga gumamit ng drugs. Pero eto sabi nga ni Melody, pero possible na etong si Prince Luzurus hindi niya alam yung ginagawa ng kanyang name beast. Kumbaga, hindi alam ni Prince Luzurus na umaatake na yung kanyang name beast. So kaya mahirap yun, parang imposible na mapigilan etong si Prince Luzurus. Pero eto nga, sabi nga ni Kacho, pero kailangan nilang matalo etong kung sino yung nen user o kaya naman yung nen beast, sabi niya ganyan. Parang nga sa ganun, di na mapahamak si Fujetsu at kailangan madali na nilang magawa yan. At din ay pagkatapos nga nito, ay dito nga, sabi ngayon ni Melody na naiintindihan niya etong si Kacho, kaya kailangan nilang gumawa ng plano. At eto nga, gawa-gawa ng plano ngayon etong sila Kacho. At sinabi niya nga rito na dati ay tinatry nila kung hanggang saan yung kaya nung kanilang ability. Hindi nang dalawa ni Fujetsu yung sa pagbubukas ba ng mga pinto. At ang paliwanag ay dito ni Kacho na dati naglalaro nga raw sila at kasama nila yung kanilang mga maid sa laro nila. So ganito, yung outgoing door ay hindi nga raw yun nagsasara hanggat hindi pumapasok dun sa loob ng tunnel si Fujetsu. Habang sa kabilang banda, yung return door o yung pabalik na pinto
hanggat hindi dumadaan o hindi pumapasok. Itong si Katcho sa loob ng tunnel na yon, hindi rin nagsasara yung pinto na yon. So ibig sabihin, hanggat di rin sila pumapasok dalawa ni Fujetsu sa mga pinto na yon, ay hindi nagsasara yung outgoing door at saka nga yung return door. At kahit sino pwedeng gamitin yung mga pintuan na yon. So ngayon ganito, hindi rin alam ni Katcho kung may seal o may barrier ba itong barko na to, kasi hindi na makapagbukas ng pinto si Fujetsu outside niyan. Pero ito nga sabi ni Melody, pero nagawa ni Fujetsu na magbukas ng pinto hanggang doon sa kwarto kung nasaan yung mga lifeboat. So ito sabi ni Katcho, mabuti yun, maganda yun. Ngayon, pwede na si Fujetsu pumunta anytime dun sa lifeboat room na yun. At ang gusto nilang testing ngayon ay kung pwede bang pumasok sa loob ng tunnel na yun, pati yung ibang mga tao. At eto, gagamitin nila dyan. Itong si Melody, siya raw yung gustong i-testing neto ni Katcho. So dito, sabi ni Melody, okay naman itong plano ni Katcho, pero kailangan nila ng maraming tao sa plano na yan. At yung tao na yun ay dapat daw kaya magbuhat ng ibang mga tao pa, sabi niyang ganyan. So dito, sabi ngayon neto ni Prince Katcho, ideally sana niyan kung si Prince Luzurus ay papayag na lang siya pumunta doon nga sa escape room na yon, doon sa mga lifeboat room na yon. Pero syempre, malabong mangyari yan. Kaya dito na papasok ngayon itong si Melody. Papatulugin niya ayang si Prince Luzurus, tapos may kung sino man yung maglalason diyan kay Prince Luzurus. Tapos dadalhin nga siya, bibit-bitin siya papasok doon sa may tunnel papunta na sa may lifeboat. Pero yun nga, kaya nga kailangan nila na ma-testing kung pwede bang pumasok yung ibang tao dun sa tunnel na bubuksan nga ni Fujetsu. Pero eto nga, bigla nagsalita itong si Kaiser, sabi niya nga dyan na hindi, hindi okay yan. Ang mas maganda niyan na talagang hindi alam, malabo yung naging cost nung kamatayan. At eto ngayon, sabi ngayon dito ni Kaiser na sige, siya na lang yung magbibit-bit kay Prince Luzurus, at magandang gawin niyan during nung nagko-collect sila o nagagather sila ng intel, dahil yun nga raw yung perfect timing at saka yung perfect alibi. So now, pwede nga raw i-claim ng mga private guards ni Prince Luzurus na hinipnotize sila ni Melody gamit yung kanyang musika. Pero kapag tenest daw itong mga private guards ni Prince Luzurus, ay magiging resulta nun positive sila sa drugs. So kaya pwedeng sabihin ni Kaiser na nag-hallucinate lang yung mga private guards niyan ni Prince Luzurus. So kaya ang magiging kwento nila ngayon ganito, si Prince Luzurus na overdose na sa paggamit ng drugs, kaya naman nagsasuffer na siya ngayon. At dahil doon, gusto niya nang tumakas dyan kay Black Whale. At ang ginawa niya, pumunta siya doon sa may lifeboat room para nga umalis na. Kaso nga lang, doon na siya inabot ng heart attack. At ayun na, yung parang kinamatay na totally neto ni Prince Luzurus. So grabe ang lupit ng plano neto ni Kaiser. Pero eto nga, ang tuloy ngayon dito ni Katcho, ano, okay ba yung plano neto ni Kaiser? May idea ba itong si Melody dyan? So sagot si Melody, sabi niya nga dyan na okay naman yung plano, walang problema. Ang tanong, saan nila ililink yung pintuan o yung tunnel na gagawin nga ni Fujetsu? So dito, tahimik yung dalawa. Sabay biglang sagot niya si Katcho, sabi niya nga dyan, doon mismo sa kwarto ni Prince Luzurus. So ngayon, sabi ni Melody, okay sige kung ganun, dapat mapuntahan ni Fujetsu yung kwarto ni Prince Luzurus para makapaglagay na at makapag-open ng pintuan etong si Fujetsu doon sa kwarto ni Prince Luzurus, at makonekta ngayon doon na kung nasaan yung mga lifeboat. At eto, sabi ngayon ni Kaiser, sige, walang problema dyan, siya na rin yung bahala. Mag-isip na lang na itong dalawa ng rason kung bakit kailangan na makipag-meet up yung ibang prinsipe dyan kay Fujetsu. So kumbaga, kung bakit kailangan nilang tanggapin si Fujetsu doon mismo sa kwarto nila. Pero eto, biglang tanong ni Katcho ngayon, teka lang, bakit ganun? Bakit pati yung ibang prinsipe pupuntahan, kakausapin ni Fujetsu, eh si Prince Luzurus lang naman yung target nila? Pero eto nga, sabi ni Kaiser, ang mas maganda kasi niya kung mas malawak at saka kung mas maraming mapupuntahang lugar yung si Fujetsu. At mas maganda kung dun siya mismo makakapunta sa mga kwarto mismo ng mga prinsipe. At ito na yung opportunity para nga magawa nila yung bagay na yan. So ito ang malupit, kasi nga kapag nagtagumpay sila dyan sa plano nila, anytime pwede nang pumunta sila Fujetsu doon na sa bawat kwarto ng mga prinsipe. At ito ngayon, sabi ngayon ni Katcho, sige ganito, bakit kaya hindi natin gawin na magbigay sila ng
letter. At yung letter na yon, ang nilalaman nun ay yung sa dying ano nga nito, will ni Kacho. Kasi diba namatay na itong si Kacho. So yun lang, yung dying message lang ni Kacho yung nakalagay dun sa letter na yon. So dito, sabi ni Kaiser, okay naman itong plano ni Kacho kasi may intriga eh, yung mga prinsipe sa kung ano yung message sa kanya nalang nito ni Kacho, yung kanyang dying will ba. So ito, sabi ngayon ni Kacho, pero yun lang, di niya sure kung tatanggapin ba ng ibang prinsipe na isang bata na prinsipe may kipag-usap sa kanila mag-aabot mismo nung letter. So kaya ito, sabi ngayon ni Kaiser, pagdating dyan, nakadepende na yan sa kanyang negotiation skill kung paano niya kakausapin yung mga prinsipe ganyan. So kaya nga ito, tinginan ngayon sa kanya itong dalawa. Pero ito nga, sagot si Kaiser, sabi niya nga dyan, ano ba naman itong mga to? Eh di ba nga nilinaw niya na yung kanyang motibo kung bakit niya tinutulungan itong sila Melody, itong sila Fujitsu dyan. Pero ito nga, habang nagsasalita dyan, itong si Kaiser, tingin-tingin lang itong si Melody sa kanya. Sabi niya nga dyan, hanggang ngayon, hindi niya pa naririnig o walang pagbabago sa pagdipok nga ng puso nito ni Kaiser. At dahil nga sa hindi niya pa masabi kung nagsisinungaling ba itong si Kaiser o hindi, kaya dapat maging alerto pa rin siya, isipin niya pa rin nakalaban itong si Kaiser dyan. But then ay pagkatapos nga nito, ay eto na nga, bigla nang inescortan na ni Kaiser itong si Fujitsu para pumunta doon sa bawat kwarto ng mga prinsipe. At then ay pagkatapos nga nito, is yan guys, so hanggang dito lang muna itong chapter nga natin na to. So abang-abang lang para nga sa kasunod nito o sa kalahati nga nito. So mamaya ay gagawin ko na nga yan. At ulit guys, maraming salamat sa panonood dito kay Hunter natin. So huwag niyo pala kalimutan na mag-iwan ng like kung madripan nyo. Sige na naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.